Hi guys, and welcome to our channel. We are Iron Strange. And this evening guys, before we start our vlog for this night, share ko lang po sa inyo. This is a Bible verse from John chapter 3 verse 18. Whoever believes in him will not be condemned. Who does not believe is already condemned because he has not believed in the name of the only Son of God. So remember this verse guys, because darating ang time Christ will return, and those who believe in him will not be condemned, but those who do not believe is already condemned and will be condemned when he comes back. Kaya subscribers, if I were you, believe in our Lord Jesus Christ, accept him as your Lord and Savior, be baptized and be saved. So tonight ang ating topic ay eto na naman guys, si CB1, no? So beep tuloy. Brief backgrounder itong ating CB1, and introduce ko na sa inyo ang pangalan nito guys, is Tagpi. So bakit Tagpi? Eh, kasi pinagtagpi-tagpi siya eh. So ito si Tagpi. So say hi guys sa aking old big bike na motor. So bakit Tagpi? Tara, silipin natin. Pero hindi yan ang topic natin guys ha. Papakilala ko lang kay Tagpi. Si Tagpi kasi we have here is ito, yung mag-focus ha. Ayan. Multicab fuel pump. Okay. Fuel pump ng multicab yan guys. Tapos ito, yan ay tail or fender ng Keyway 152. At saka ito, sa Keyway 152 rin yan. Kasi originally, nung nakuha ko tong unit na to, wala tong buntot. Kaya grabe ang talsik ng puti. Okay. Yan, si Tagpi, no? Ito, headlight ni Keyway 152. Nabili ko ng 450 pesos lang. Yan. So kaya ako siya tinawag ng Tagpi kasi pinagtagpi-tagpi itong motor to eh. Nag-umpisa to nung nabili ko kasi biro nyo. This one is a Honda CB400 shock, no? Hindi po siya CB1. Well, sabi. I'm not sure. Siguro. Okay. Tapos bukod dun, ano pa ba? So par yung palang naman na-discover ka na hindi niya parts. Ito, fuel filter ng kotse. Ayan. Ayan, binili ko yan sa motor, sa talyer, sa shop, auto shop, and that's worth 60 pesos. Okay naman, so far. So guys, ang topic natin for tonight is this one, no? Nasira po kasi yung radiator natin, ito. Hindi, sorry guys, medyo parang hindi na tayo sanay magsalita. Itong radiator is okay. Ang nasira po yung fan. So, ito, kung makikita nyo, that is an auxiliary fan na nabili ko. Hindi kayo, magugulat kayo, it's only 600 pesos. Nag-canvas ako for CB400, 6,000 ang fan niya, surplus. Eh, alam nyo naman guys, nakakilala sa akin, medyo we are out of budget. Dahil nung pinagawa tong makina na to, maabot to ng 70,000 pesos, no? Including yung mga parts like yung mga CDI, stator, etc. Yung mga ginawa. Kasama na yung rebuild ng engine, 70,000. So, yan. Wala na po tayong budget pang paggawa. So, ang ginagawa natin dito ay puro DIY. Alright? So, ito yung fan, auxiliary fan for 600 pesos. Nabili ko ng online sa Facebook. And hindi siya fit. Kaya kung makikita nyo, nag-install tayo dito ng yan. That is a bracket, no? Na DIY ko. And hopefully, okay naman sana. Ikot tayo, pigyan natin dito. So, ayan. Another DIY bracket din. Okay naman siya, it's stable. So, later, magbibideo po tayo, testingin natin kung effective tong ating pinaggagawa. Mukhang okay naman siya kasi guys, tinan nyo to. Stable naman ang radiator niya, hindi gumagalaw, no? Okay naman.
Higpitan ko na lang itong tornilyo rito sa taas. Yan. Yung tornilyo na yan, higpitan ko na lang and we're good to go. We're good to go. Problem lang dito, medyo dikit yung radiator dito. Hindi naman siya tumatama. Ano, hindi ko naisip yun guys ah. Pag nag-compress yung itong shock, pag nag-compress siya sa lubak, naturally, aangat ito. Di bali, balitaan ko kayo. Tingin ko, babangga to dito eh. Medyo malapit siya, yan oh. Oh man, hindi ko naisip yun ah. Well, anyway, gusto lang naman natin mapatak po ito na hindi nag-overheat, no? Di bali, pinagawa ko naman yung stock radiator nito. Fan. And hopefully, magawa ni Brother Oliver. So, pagtsagaan natin muna in the meantime, no? So, pinutol ko tong thermo switch. Yan. And gumawa tayo ng bypass switch na ito. On and off para sa radiator pan. Okay, so problem area pala ito. Possible na tamaan pag umakyat itong shock dito. I mean, yung gulong niya pag nalubak. Nag-compress dito. So, naturally, tataas itong fender niya. Babangga dito. Tsaka to, patay. Okay, anyway, wala tayong magawa. Wala tayong pambiling radiator fan. So, tara, subukan natin. Paanda rin. So, on natin. Kita nyo naman, may ilaw. And our battery is 12.7. Okay, let's go. Ayan, paanda rin natin. Pahinggan nyo guys, ha. Yan ang fan natin. Oh, lakas, oh. Ayan, bumubuga yung hangin dito sa likod. And ang voltage natin ay 19-20, bumabagsak. So off na natin. Grabe no, ang ingay niya. So on natin ulit saglit. So guys, that's it for our vlog this evening. So alam niyo na ang pinaggagawa ko rito sa CB1 dahil wala tayong budget, wala tayong pampagawa. Naubos ng ating pampagawa rito. So, DIY na lang tayo kay CB1 muna. So, babalitaan ko kayo later guys. Mag-test ride tayo nito. Tignan natin kung hindi babangga yung front fender niya dun sa radiator na medyo malapit. Anyway, nagawa ko na kaya wala na akong magawa. Testing na lang. Hopefully, hindi naman matamaan yung radiator. Pero sigurado sa pool yun kapag nalubak ng malalim. Alright guys, so guys, thank you for watching our video. And shoutout po pala kay Ian BDSS, aking good friend. Thank you for watching. And thank you for supporting me sa ating channel. So guys, subscribe to our channel para maglabas pa po tayo ng mga magaganda at makabuluhang videos. So that's it. Bye for now guys. Tagpi.